So we're doing the highlight of this dive, wherein we're gonna put down a cross donated by the mayor of Nasugbu. Ano, let's get wet. Let's get wet. And let's go scuba diving. With me right now is Ninyo Molap, the famous Wonder Boy during the Philippine movies. Ninyo, inibita mo ako rito sa Punta Fuego, and this is the first marine sanctuary, right? In Nasugbu. In Nasugbu. And as you can see, naglagay na ng buya para hindi mahirapan ikabit yung cross, which is actually being donated by the mayor of Nasugbu. Of course. Napaka-exciting ng dive natin. At least para magkaroon ng pupuntahan yung mga divers, di ba? Exactly. Sa sanctuary. Well, you can see it's being dropped right now. I'm sure in 2 years time, pag binalikan natin yung cross na yan, talagang purong-puno na ng corals yun. And, makikita mo yung buhay talaga. Right. Alam mo, yun ang maganda eh. Pag naumpisahan na i-develop ang isang sanctuary, tuloy-tuloy na yan. Yan, nilulubog na yung cross. Importante, sino ang namumuno nito? Mukhang si Mr. Johnny Peña. Johnny Peña, yeah. He's parang siya yung head. Siya yung responsible for the dives and everything. Mukhang ikaw yung ikatlong diver dyan, ah. Oo, ako yung nagtutula para mapunta rin sa site. Alright. And this is my friend Danny Brumbach, the German. Ah. And there's another instructor. Si Joel Sayo. Yeah. Okay. So we're actually putting this cross on a depth of 60 feet, yeah. 60 feet. Alam mo, maganda yung depth na yan kasi inaabot ng divers yan. Sobrang lalim yan, hindi na maaabot yan. Uh-huh. Ang maganda dyan, after let's say 6 months, bisitahin natin yan. I'm sure, kakapitan na mga corals. Yeah, that's sure. But you know, the best way to do actually a marine sanctuary is kailangan maraming mga holes. Eh. Mm-hmm. Kasi pag maraming mga holes, pinapasukan ng mga isla yan. Yeah. Well, this is good enough for a start. It's a good start, you know. Kahit pa paano, nakakita tayo ng tatlong baby shark. Right. There were lobsters. Mm-hmm. Kumbaga, ngayon pa lang mag-start na maprotektahan yung reef na yan. Right. What more, pag naprotektahan na yan, talagang I'm sure gaganda pa yan. Yes. Kita mo naman, dahan-dahan ibinababa yung cross. The visibility wasn't that good yung araw na yan, dahil nga nakita mo nga ang daming planktons, diba? Pero kahit paano, it was good. You know, magandang experience. First time ginawa namin to, mayroong pinatay na Captain Barangay sa part of Nasugbu. Uh-huh. And gumawa sila ng cross made of broken corals. Pero ito, made of cement lang. Yeah, made of cement. Would you believe na meron kaming ginawang artificial reef made of actual basura? Yeah, I watched your episode na tungkol doon na sa Invista Mar. Yes. Gumagawa nga kayo ng artificial reef. Nakakatuwa nga. And then, out of basura, nagiging reef. Well, right now, we're almost over half of the total depth. And they're trying to locate now exactly kung saan ilalagay ito. So, Nino, yan. Ikaw yung nasa gitna ngayon. Okay, so tinutulok muna doon sa may sandy area. Hindi, papunta doon sa site. Kasi we were about 10 feet off. Hindi ko alam, may mga artista pala, pare. Nagda-dive din tulad mo. Ilang taong ka naman nagda-dive by this time, Nino? I started, I took up my open water during, in 1997. Ah, good. So, because of you, Nino, dapat marami tayong imbitahang mga celebrities. Ayan na. Ito na yung sandy area. Ayan. Yeah. Piniputol yung tali para mabagsak na yung cross. Pero of course, hindi nga nakakatakot na hindi kailangan yung mababa na siya dahil baka mabasag. Alright. Itong naka-yellow fin, sino to? That's Joel. That's Joel. Yeah. Okay. And ikaw, nasa gitna ka. Yeah. And the left side is Danny. Danny Bunga. And where is Mr. Johnny Peña? He was the one, they were still in the boat, di ba? Nung bumaba sila, nailagay na. Because they were the ones, holding the rope. So siya pala, sila pala yung mga umaalalay doon. Oo, sa taas. Para at least, hindi biglang mababa itong cross. Yeah. Delikado, dahil napakabigat niya. Of course. Tsaka ayaw natin masira, ayaw din natin makabagsak, ay tumama sa mga corals. This is it! And ito na, ilalagay na yung cross.
And who's gonna cut it? Danny. Oh, Mr. Danny, the German dive master, ha? Huh? Ito na po, kinakat na ni Danny. Oh, pinigilan ni, sino ba yun? Ni Mr. Sayo? Pinagamit lang yung other side of the knife. Dahil yun ang mas matulis. Yeah. Okay. Makapal yung rope na ginamit natin eh. Mm-hmm. Ayan na po. I think he got the right place. Yeah, ayan na. Beneath 60 feet. Yeah. Dito sa Puego Point. And kita mo naman, nagkakamayan sila lahat. No? Congratulations for a job well done. Alam mo, nakakatuwa dahil we heard from the mayor and from the other concerned participants na ito yung start lang. Upisa pa lang to. Pero marami pang ibang sanctuaries na in-develop in the near future. Diyan sa along the Nasugbu Coast. Mm-hmm. So, you know, nakakatuwa na mayroong ganung movement. At least alam natin yung mga susunod na generation sa atin eh merong aasahan. Kumbaga, meron silang makikita pang mas magaganda pang dive sites. Right, right. Well, basta kung cameraman mo, pare, ikaw na ang mamumuno ng mga sanctuaries sa Nasugbu. Para at least, iba yung meron ka nag-give back to the society. Sure, sure. And pag siyempre, pag meron kang sanctuary, babalik yung isda. True. Diba? So, magkakaroon naman ng pagkain yung mga tao dyan. Yeah. So, what are we trying to do now? Okay sign, everybody's happy, yeah. Mukhang tapos na yung trabaho. Uh-huh. Actually, yung sanctuary, pare, pag yung area na yan, there will be no fishing allowed. Not kahit anong, kahit personal fishing. But outside the, kaya nga tayo naglagay ng mga markers, because para alam nila kung saan yung area, diba, kung saan, basta along, beyond that point, pwede na sila ulit mag-fishing. Right. Pero huwag naman sana yung dynamite at saka yung cyanide. Yun. Alam mo, nakakalungkot pa rin. During our dive, nakarinig tayo ng dalawang dynamite. Exactly. Pero siguro, hopefully, hindi naman malapit sa atin yun, no? So, siguro, beyond the... Alam naman, sound travels very fast. Lalo na in water. Yun. Pero maganda yung sinabi ni Mayor, nagpapasorry pa siya na hindi educated yung mga kababayan niya sa Nasugbu. Mm-hmm. And because of this, maumpisa na silang ma-educate, no? Talagang dapat naman talaga ma-educate dahil yung bayan nila along the coast, di ba? Yes, yes, yes. Kumbaga, nakakalungkot nga isipin na gano'n na along the... kumbaga, isang bayan na... Oh, kunya tayo! Tayo! Ayaw si Misa Ninyo mula! Alam mo, ikaw lang marunong magtanggal naman. Just to show you na hindi tayo nagbibiro na magaling ka pala mag-dive, ha? And that's Rolly Baron there, ha? Yeah. Kita mo naman, pinagmamalaki ko dahil celebrity na parang yung kasama ko. Pinatanggal natin yung mga mas para makita na ayan po si Ninyo mula. Kita mo, hindi naman makita yung kagapuhan mo, Ninyo, pag nakamask ka, oh. Mukha naman talaga... Mukha ko ba yung shark? Hindi, alam mo, kung talagang gusto mo maging diver talaga, you have to lose some weight para talagang ma-enjoy mo. Mm-hmm. At yung passion mo talagang patuloy mo na gusto dahil para humina ka sa hangin din, ano? Oo, medyo malakas ako sa hangin eh. Okay, yan po si Mr. Ninyo, the wonder boy of the Philippine movies. Alam mo, kahit malaki ka naman, your buoyancy is very good. Well, siguro, huh? I always dive regularly and I'm already a rescue diver. So, wow. Kumbaga, through the years, you know, tsaka dapat talaga maganda ang buoyancy mo. Dahil pag hindi, tatama ka sa coral, nakakasira ka lang sa reef, di ba? Sandali, ano ba ito? Tapos na yung trabaho natin eh. Ano ba ginagawa mo kayo? Naghahanap ko ba ng shark? Hindi, kasi, you know, of course, we wanted to check out the area kung ano yung mga makikita natin, di ba? Okay, so we're about to ascend already and he's our dive master. At ayun po, naglagay pa siya ng linya. Kailangan sa diving, you have to ascend slowly. And the only way to do it is you have to use a rope. Yeah. Yan. No, I think this one, he's getting the... Kasi diba nung nakita natin yung site, the first dive, during the first dive, hinanap mo na yung magandang paglalagyan ng cross. Tapos nilagyan ng balloon. Yan, so binabawi ninyo yung balloon niya. There, Ninyo, you're so happy. And everybody's happy on the boat. Job well done. This is the highlight of our trip here in Nasugbu, which they call Canyon Cove, the five-star hotel here in Nasugbu. And as you can see,
There are actually two holes here, and that's the first hole, and this is the second hole. I would say about 25 minutes ride from Canyon Cove to get here to the Blue Hole, running about 20 to 25 knots. And as you can see, that's the dive instructor of Canyon Cove, Myun Kim. He was actually in the first hole. Now he's transferring to the second hole, wherein he will be dropping from there. This is how beautiful the Blue Hole is, with a lot of small fishes. And Mr. Kim is still trying to explore the Blue Hole with some sea fans on the sides. Here on this particular Blue Hole, you can actually enjoy a 20 to 25 minute dive because it's not so deep. And you have a choice whether you want to enter the first hole or the second hole. I would suggest, if you want to do some adventure diving here in Nasugbu, is you go to Canyon Cove, and they're offering a two dive package there to be able to dive here.